Q-tips collaboration kay Brother Holds. Sana mapili niya ang aking tips na ito. Ang ibibigay ko lang naman tips ay tungkol sa stoplight dito sa Hong Kong at sa yung pagkakaiba sa dito sa Hong Kong at saka sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, by the way pala, hindi ako makapagbigay ng tips kung paano mag-apply ng Hong Kong kasi matagal na akong gusto ko kasi mag-share yung experience ko. Eh, alam mo naman, ang last kong apply dito sa Hong Kong galing Pilipinas, year 2000 pa. Eh, ilang taon na, dekada na. Kaya hindi ako makapag-share sa mga ganong tips kasi kung paano magpunta dito sa Hong Kong kasi nga gusto ko yung experience ko ang ma-share ko. Pero ang ma-share ko lang ngayon, basta may pinagtanungan ako sa mga kaibigan ko. Ang placement fee ngayon papuntang Hong Kong, 55,000 sa agency sa Pilipinas. Ngayon, ang sahod ngayon dito sa Hong Kong na ay 4,510 sa pesos, 31,000. Yan ang salary na ngayon ng domestic helper dito sa Hong Kong. Siyempre, kung mag-a-apply ka, kailangan ng passport. Una-una, passport, punta ka sa agency. Ayun nga, ang magiging base sa kaibigan ko, 55,000 ang magagastos. Depende siguro yun sa agency. Pero hindi ako doon pupokus. Pupokus ako doon sa stoplight ng Hong Kong. Kasi sa Hong Kong, sa Pilipinas, di ba ang go, yung tao ang tatawid ay red. Baliktad dito sa Hong Kong. Dito sa Hong Kong, ang red sasakyan ang tatawid. Baliktad, di ba? Kasi na-experience ko yun, nakalimutan ko na. Eh, sa cruising pa naman ako nung tumawid, Diyos ko po. Eh, kasama ko yung mister ko. Eh, parang nagmamadali ako nun. Eh, naka-red. Ay, naka-green siya. Sabi ko, tumawid ako, sa cruising pa naman yun, Diyos ko po. Di ba, ang daming mga sasakyan dun? Bakasyon ko nun eh. Tumawid ako, naka-green. Tapos nila ako bigla ng asawa ko. Buti nila ako kasi nga, nasa isip ko, ang green, tawid ng mga tao. Kasi ganun dito sa Hong Kong eh. Yung pala, red ang tawid doon sa Pilipinas. Nakalimutan ko na kasi. Kaya yun, para hindi kayo maguluhan, ano kong tips, yun nga yung sa red light. At saka yung dito sa Hong Kong, yung driver, yung mga sa bus, sa kotse, mga ganon, taxi. Ang driver nasa kanan. Diba sa Pilipinas, nasa kaliwa ang driver. May papakita akong video. Ibinidyo ko lang kanina. Pero ang train dito kasi nakita ko, kanina ko nga lang napansin. Pero ang train, nasa kaliwa ang driver. Kaya sabi ko, makikita niyo sa video. Doon ako na, oo nga pala. Ang train pala, nasa kaliwa ang driver. Kaya yon ang pagkakaiba ha. Yung sa driver, nasa ang driver dito sa mga bus, mga taxi, basta sasakyan, nasa kanan. At ang train dito, nasa kaliwa. Sa Pilipinas, diba, nasa kaliwa ang driver sa mga jeep, sa mga bus, diba? Pero hindi ko sure yung train sa Pilipinas. Kung nasa kaliwa o kanan. Basta yun na lang, ang ipopokus ko na lang dito. Ayan ang go. Yung go dito sa Pilipinas, sasakyan ang go dito. Pagkakaiba sa Pilipinas. Ayan, red na. At ang driver ay nasa kanan. Ayan. Nasa kanan ang driver. Sa Pilipinas, nasa kaliwa. Kaya yan ang pagkakaiba sa Pilipinas at dito sa Hong Kong. Ayan, do ulit. Kaya, ayan yung driver. Nasa kanan siya. Pag-train sa kaliwa. Hala. Dito, pag-ba sa kanan. Ayan, doon na. Kasi red na siya. Ayan, yung taxi dito.